Welcome po sa ating channel, Beck and Toing. Kung nagustuhan po ang ating video, subscribe po at salamat. Ang video po na to, tungkol po sa PLDT. Yung topic po na nagpa-password is illegal. So, ayan po. Paano po ba nangyayari yung nagpa-password is illegal sa pagpapalit po ng Wi-Fi password ng PLDT fiber? At isa pa pong error, yung the password needs to contain the following 4 types of characters. So, ayan po. So, pagkatapos nyo pong nag-login sa... So, ito po yun. So, balik po tayo sa... So, ibabalik ko lang po dun sa umpisa. So, ibabalik lang po natin. So, ayan po. Ito po yung portal ng ating... Tatype nyo lang po yung 192.168.1.1 at dadalhin po kayo dito sa portal ng PLDT. At dito po ay ang common po na ine-enter po nila ay admin at 1234 para po makapasok kayo dito sa portal na to. So, dito po ay admin at dito po ay 1234. So, copy ko na lang po yan. At papasok po tayo dapat dun sa... So, ayan po. Ayan po yung kauna-unahan yung makikita pag na-reset po ang ating router. O na-default po siya. So, dito po, babasahin lang po dito sa kaliwa, username, so admin po. Old password, so input nyo lang po yung dating password na 1234. Tapos dito po ay umingi na po siya ng bagong password natin. Ito pong bagong password na to ay gagamitin nyo pag magpapalit po kayo ulit ng password sa susunod na panahon na gusto nyong magpalit po ulit. So, ayan. So, kailangan nyo pong tandaan ito para pag gusto nyo pong magpalit ulit ng password, makapagpalit po kayo. So, ayan po. So, dito po ay may iningi po siya na minimum na 12 characters at 32 characters. So, ibig sabihin, hindi po kayo dapat bumaba ng 12 characters. At meron po siyang iningi rin na 4 types of combination. Ito po yun, yung the password needs to contain the following 4 types of character. So, paano po ba nangyayari yun? Subukan po natin. So, ito po, may example po tayo dito. So, may ginawa po tayo dito na password, libre, Wi-Fi, DT. So, hanggang DT lang po siya, hindi po siya dito. Ayan po. Bibilangin po natin yan, meron po siyang capital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 po siya. Ngayon, bawasan po natin ng isa. So, 11 lang po siya. Subukan lang po natin. Copy. So, paste po natin yan. So, paste. Tapos, dito po ay PLDT. 1, dito PLDT 2. So, dito po hindi maselan. Kung mapapansin nyo, 1 character hanggang 32 characters. So, ayan po. Minimum niya. Kahit maglagay po kayo dito ng globe, pwede. Kahit 1 lang, pwede. So, pwede po yan. So, ayan po. Lagyan po natin ng password na... Lagyan na po natin ng password dito. So, kinopy ko na lang po yan. So, paste. Tapos, paste. At paste. So, dito na po tayo sa taas. So, dito po. Ito po yung nilagay ko dito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 character lang po yan. So, kung bibilangin nyo, 11 character lang po. Hindi po natin namit itong 12. So, ayan po. I-apply ko po. Ayan po. Makikita nyo na the password is illegal. So, doon po lumalabas yung password is illegal pag kulang po tayo sa bilang. So, ayan po. Kulang po sa bilang yung ating password. So, hindi po natin namit yung requirements na 12. Ganun din po yung mangyayari dito sa password dito sa ating Wi-Fi. Ito po yung password sa ating Wi-Fi. Itong dalawa na yan, yung part na yan. Inulit lang po dito. At dito po, uulitin lang yan. Kung hindi nyo po namit yan, magpa-password is illegal pa rin po siya. So, ngayon po ay
Pakita naman po natin yung pangalawang error na the password needs to contain the following four types of character. So, paano po ba lumilitaw yan? So, kung kanina po ay tinay po natin itong libre Wi-Fi D, wala siyang, dagdagan po natin ng letter T. So, ayan po. Bibilangin po natin yan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 character po yan. Characters po yan. So, na-meet po natin itong 12 characters. So, ayan. Paste ko na lang po siya. So, paste. At hit ko po yung apply. So, ayan. Ayan po. Lumitaw po yung error na the password needs to contain the following four types of character. So, kung obserbahan po natin yung ginawa natin na password, dito po, the password needs to contain the following four types of character. Dapat daw po ay meron tayong, umamit tayo ng 0 to 9, kahit isa o dalawa dito sa number na yan. Tapos meron po tayong A to C na small letters. At meron din po tayo na A to C na kahit ano po dyan, A to C, basta meron po siyang capital letters, small letters, at meron number, at ito pong combination nitong punctuation marks. So, ayan po yung mga signs. So, ayan po. Kailangan mabuo po natin yung apat na yan. So, kung babalik po tayo dun sa ginawa natin password, 12 characters siya, pero meron lang po tayo dito na capital na isa, at meron po tayong small letters na yan. So, nakompleto po natin yung dalawa. Problema po natin dito ay wala po tayong number at wala pong sign. So, ayan po yung nawawala. So, kung i-copy ko po yan, lalagay ko na lang po dito yan. At susubukan po natin. So, dito po, kompleto na po tayo. May capital, mayroong small letters at number. Numbers, so 1 and 2, may numbers na po tayo. At plus, may plus sign. So, pipaste ko na lang po dito yan. Buwan po natin. So, yan po, pipaste na po natin. At i-hit ko na po yung apply. So, pipaste lang po natin dyan yan. At ayan po. At hit ko na po yung apply. Ayan. So, nag-repress po siya. Ulit lang po natin. Admin. 1, 2, 3, 4. So, ayan po. 1, 2, 3, 4. Tapos, copy na lang po natin yung ating password. Para mabilis. Copy. So, pipaste na po natin. PLDT1, PLDT2. At apply. So, ayan po. Makikita po natin na successful na po siya. Ayan po, login po tayo. Gamit po yung ating bagong password. So, ito po yung ginamit kong bagong password. So, ayan po. Pasok po natin. Yan po, at makikita natin na successful na po yung ating pagpasok. So, dito lang po yan. Sa advance, click lang po yung network at advance. So, ito pong hidden na to. Kung chinek niyo po yan, ay mag-hide po yung inyong Wi-Fi. At ito po yung inyong password sa inyong Wi-Fi. So, yan po yung ginawa natin. May capital siya. At meron siyang maraming small letters at may number na dalawa. May numbers. Yan po, may number na dalawa. At meron po siyang plus sign. So, kompleto po yung ating four types of characters. So, kompleto po siya. Tapos ito po yung pinaka Wi-Fi name niyo po. PLDT1. Pwede niyo pong gawing globe yan. So, ayan po. At meron din po kayong 5G. Advance. Sa 5G Advance po, kung wala po kayong
cellphone na Apple, pwede nyo lang pong disable yan para hindi na po siya kumain ng Wi-Fi signal. So, ayan po. Pwede nyo pong i-disable yan. So, ayan po yung ating tutorial. At maraming salamat. Subscribe po sa ating channel kung nagustuhan ng ating video. At salamat po ulit.